Magandang araw sa mga magigilo kong mga mag-aaral. Welcome sa ikatlong linggo ng pag-aaral natin sa Araling Panlipunan 7, Araling Asyano. Para sa araw na ito, ating tatalakayin sa Teacher Paul's Classroom ang mga likas na yaman sa kontinente ng Asya. Sa araling ito, inaasahang matututuhan mo ang mga sumusunod. Mapaghahambing-hambing ang kalagayan ng kapaligiran sa iba't ibang bahagi ng Asya. Mailalarawan ang mga yamang likas ng Asya. At makagagawa ng pangkalahatang profile ng heograpiya ng kontinente ng Asya. Ngunit bago tayo magsimula, ano nga ba ang likas na yaman? Ang likas na yaman ay tumutukoy sa mga bagay na nagmumula sa kalikasan tulad ng lupa, kabundukan, kagubatan, karagatan, mga ilog, at dagat na biyaya ng Diyos at pinakikinabangan ng mga tao. Magkakaiba ang likas na yaman ng mga rehiyon sa Asya dahil magkakaiba rin ang mga ito ng klima at vegetation cover. Matatandaan sa huli nating paksa na ang klima ay tumutukoy sa average weather na nararanasan ng isang lugar. Samantalang, ang vegetation cover naman ay tumutukoy sa uri at dami ng mga puno at halaman na bumabalot sa bahagi ng isang lugar. Ating talakayin na ang mga likas na yaman na matatagpuan sa bawat rehiyon sa Asya. Simulan na natin sa Hilagang Asya, ang kulay purple na rehiyon na matatagpuan sa ating mapa. Matatandaan natin na ang Hilagang Asya ay mayroong 8 mga bansa. Ang Hilagang Asya ay mabundok at may mga malawak na damuhan na may iba't ibang anyo na mabuti para sa pagpapastol o pag-aalaga ng hayop tulad ng baka at tupa na pangunahing pinagkukunan ng mga tao sa rehiyon ng lana, karne at gatas. Bagamat dahil sa tindi ng lamig, dito ay halos walang masyadong puno na nabubuhay. Ang mga troso mula sa Siberia ang tanging yamang gubat sa rehiyong ito. Sa yamang pangisdaan naman ay may mga produktong iniluluwas ang rehiyon gaya ng caviar o itlog ng mga isdang sturgeon o mga malalaking isdang likas na matatagpuan sa rehiyong ito. Sumunod naman ay ang rehiyon ng Timog Asya na mayroon ding 8 mga bansa. Ito ay ang kulay pula na rehiyon sa aking mapa. Ang Timog Asya ay inilalarawan bilang isang subkontinente dahil sa sobrang laki nito. May bahaging kabundukan, mga malalawak na kapatagan at mga lambak ilog. Nasa rehiyong ito ang mga mahahabang mga ilog na naliligiran ng iba't ibang mga anyong tubig at mga lugar na bahagyang tuyot at disyerto. Matatandaan natin sa ating aralin sa asignaturang Agham na noong unang panahon ay mayroong napakalaking isang dambuhalang kontinente. Ito ay ang tinatawag na kontinente ng Pangaea. At habang tumatagal, nahati ang Pangaea sa iba't ibang mga maliliit pang kontinente dahil sa paggalaw ng kalupaan sa mundo dahil na rin sa tinatawag nating plate tectonics. Ang bansang India ay dating nakahiwalay sa kontinente ng Asya at dahil sa paggalaw ng lupa, milyong taon na ang nakalipas, ito ay unti-unting tumulak at bumangga sa kontinente ng Asya. Dahilan upang mabuo ang matataas na hanay na kabundukan na Himalayas Mountain, kung saan din natin matatagpuan ang Mount Everest. Dagdag kaalaman yan, ha? Pagsasaka daw ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao na nakatira sa bansa na nabibilang sa Timog Asya. Palay ang mahalagang produkto rito, bagamat may mga tanim din gaya ng trigo, jute, tubo at mga gulay. Makapal naman daw at mayabong ang gubat sa Timog Kanlurang Sri Lanka, na hitik sa puno ng mahogany at iba't ibang uri ng palm. Malaki ang kapakinabangan sa Indian Ocean, ang pangatlong pinakamalaking karagatan sa ating mundo, na nasa ibang bahagi ng rehiyon dahil nagtutustos ito ng iba't ibang yamang dagat. Tayo naman ay dumako
sa rehiyon na kinabibilangan ng bansa nating Pilipinas, ang Timog Silangang Asya. Ito ay ang kulay orange na matatagpuan sa aking mapa. Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng mga malalawak na kapatagan o mga lupain na mainam taniman dahil ito'y patag, at ng mga lambak ilog o mga lupain at anyon lupa na nasa pagitan ng dalawang bundok na nasa mga lupain ng Myanmar at Brunei. Mayroon itong mga malalawak ding kagubatan. Nagtataasan din ang mga talampas sa Timog Silangang Asya. Matatandaan natin na ang talampas ay mataas na anyong lupa na parang bundok, ngunit patag ang ibabaw. At mayroon din palang mahahabang hanay ng mga bundok na tinatawag nating bulubundukin o kabundukan. Matatagpuan sa mga lambak ng Irrawaddy River at Sitang River ang pinakamatabang lupa sa bansang Myanmar. Hindi naman pahuhuli ang Ilog Gagayan sa bansang Pilipinas, gayon din ang Mekong River sa bansang Cambodia na may malalawak na taniman, kaya't kinikilala ang rehiyon na ito bilang pangunahing taniman ng palay sa ating daigdig. Mapapansin natin na ang mga kalupaan na nasa tabi ng mga naglalakihang ilog sa Timog Silangang Asya ay mayroong mga matatabang lupa na mainam na taniman ng iba't ibang produktong agrikultural. Tinatayang nasa 84 na bahagdan ng kagubatan sa Brunei ang nagsisilbing panirahan ng iba't ibang uri ng mga fauna at flora. Ang fauna ay tumutukoy sa mga iba't ibang uri ng hayop, at ang flora naman ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng mga halaman at puno. Matatagpuan dito ang mga unggoy, ibon at mga reptilya. Sa kagubatan naman ng Myanmar, matatagpuan ang pinakamaraming punong teak sa buong mundo. Ang Malaysia naman ay sa rubber o goma, samantalang ang maraming punong palm o niyog at matitigas na kahoy gaya ng apitong, yakal, lawan, kamagong, ipil-ipil, pulang nara, mayapis at iba't iba pang species ng dapo ay nasa kagubatan naman ng bansang Pilipinas. Mapapansin sa mga larawan na mayaman sa biodiversity ang mga bansa na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Ikaapat na rehiyon na ating babagtasin ay ang Silangang Asya. Ito ay ang kulay dilaw na rehiyon sa aking mapa. Ang Silangang Asya ay ang malaking bahagi ng rehiyon na binubuo ng malalawak at matatabang kapatagan, mga lambak, at may ilang bahagi ng rehiyon na tuyot kagaya ng Gobi Desert at mga nagtataasang kabundukan sa kanluran at hilagang bahagi. Kaunting kaalaman lamang, mapapansin nyo na may niyebe sa Gobi Desert. Isa ito sa mga disyerto sa mundo na kung taglamig ay nababalot naman ng niyebe. Ang yamang lupa ng Silangang Asya ay matatagpuan sa iba't ibang anyo nito. Sakop ng China ang 7 bahagdan ng lupa sa buong mundo na maaaring bungkalin at taniman ng iba't ibang uri ng mga pananim. Pangunahing pananim dito ay ang palay, at ang China ang nangunguna sa produksyon ng palay sa buong mundo. Mayaman naman ang China, North Korea at ang rehiyon ng Tibet sa mga depositong mineral o yung mga yamang mineral na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Nasa China ang pinakamalaking reserba ng antimony, magnesium at tungsten sa buong mundo. Bukod dito, ang China rin ang may pinakamalaking reserbang carbon sa buong mundo. Tayo dumako na sa huling rehiyon sa kontinente ng Asya, ang kanlurang Asya. Ito ay ang kulay berde sa aking mapa. Ang kanlurang Asya ay karaniwang mabuhangin at mabato, maging ang pagkatuyo ng mga ilog at lawa ay madalas sa rehiyong ito. May bahagi ng rehiyon na malawak na mga tangway na naliligiran ng iba't ibang anyong tubig, ngunit sa loob ng rehiyon ay salat sa tubig dahil sa mga disyerto. Kung ating mapapansin, mukhang walang pakinabang ang mga malalaki at malalawak na disyerto na matatagpuan sa kanlurang Asya. Ngunit dito tayo nagkakamali. Ang kanlurang Asya ay sagana sa yamang mineral, partikular na sa langis at petrolyo. Ayon nga sa mga Arabo,
Tinagurian nila itong black gold dahil sa halaga at presyo nito. Isa ang Saudi Arabia sa pangunahing taga-supply ng petrolyo at langis sa buong mundo. Ito ay matatagpuan at kanilang minimina sa ilalim ng mga maiinit na disyerto. Sa agrikultura naman, nagtatanim ang mga taga-kanlurang Asya ng trigo at barley sa mga oasis. Ang mga oasis ay mga lugar o bahagi ng disyerto na mayroong kaunting tubig at mayroong mga ilang halaman na tumutubo rito. Pangunahing produkto sa bansang Iran ang trigo, barley, palay, bulak, mais, tabako at mga prutas. Ang mga likas na yaman sa Asya ay tunay na biyaya sa ating mga Asyano, lalo na't nakaka-apekto ito sa trabaho at kabuhayan ng mga naninirahan, pagkain sa araw-araw, kagamitan sa loob ng bahay at maging sa ekonomiya ng isang bansa. Lagi nating tatandaan mga anak, ang mga likas na yaman ay biyaya ng may kapal na dapat mong pahalagahan at ingatan. Muli, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Teacher Paul's Classroom para sa susunod na namang kabanata at talakayan sa Araling Panlipunan 7, Araling Asyano. Paalam mga bata!